And guys, may papakita ko sa inyo, no. Nakita ko lang kanina habang ako ay nagpuputol ng kahoy, no. Dito sa kagubatan ay nakatawag pansin itong isang pugad. Pugad ng ibon na hindi ko alam kung anong klaseng ibon ang nagmamay-ari ng itlog nito. May tatlo siyang itlog, guys. Ayan. May tatlong itlog siya. Ang galing din nga naman ng ibon, no? Mantakin mo. Ang galing gumawa ng pugad. Bilog na bilog pa, oh. Pinapaikot nila. Matatalino din pala talaga ang ibon. Yung akalain mong wala silang kaalam-alam, walang kamalay-malay, walang kamuang-muwang, walang ibang alam kundi lumipad. Pero yan, may kanya-kanya din palang talento, ano? So yan, guys, araw-araw ko siyang i-update sa inyo kung ano nangyari sa nung ito. Pero sana naman, no, wag iwanan ng ibon ng inahin na nagmamay-ari niyan, dahil mayroon isang ibang ibon na pag yung halimbawa nakita na ng tao or nahawakan na yung mga itlog, yung ano, yung pugad nila, ay hindi na nila binabalikan pa. No. Kaya hindi ko siya pinutol, no, guys. Bala ko sana puputulin itong mga damo dito na kapaligid. Hindi ko muna pinutol at kawawa naman. Kawawa naman yung nilalang na yung ibon na nangingitlog dito, ano. Isa rin siyang ina. Yan. At masakit si isang ina na mawala ng mga anak, no? So yan, respetuhin natin yung kanilang pamumuhay. Ayan, guys, hindi natin siya papakalman. Ano ko lang sa inyo, i-update ko sa inyo araw-araw kung ano nangyari dyan. Ayan, guys. At nga pala, guys, kung rich kid ka, hindi mo alam kung ano yan, no? Hindi mo yan may share kasi rich kid ka. Ayan, guys, abangan nyo na lang update ko araw-araw dyan hanggang siya ay maging sisiw, no? Hanggang pisain ng ibon nung nagmamay-aring ibon na yan, no? So yan, hanggang dito na lang, guys. Maraming salamat.